Kuing Kuing, it's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga Kuing Kuing, good afternoon. So, dito na naman ako mga Kuing Kuing para magbigay sa inyo ng mga tips about sa pag-aalaga ng baboy. Okay? So, for today's vlog mga Kuing Kuing ay mag-update lang ako kasi meron akong inahen na malapit ng mga nganak. So, tomorrow ay mag-purga na ako sa kanya ng latigo 1,000 mga Kuing Kuing. Kasi dapat kapag malapit ng mga anak yung inahen is 105 days pa lang ay kailangan mo nang purgahin ang inyong inahen ng latigo 1,000 mga Kuing Kuing. So, the reason kung bakit natin pinupurga yung ating inahen. So, para mapuksa or mapatay natin yung mga bulati sa tiyan ng ating inahen. Okay? So, ayan mga koink-oink, andito na yung ating inahen. Ayan. So, malapit na to siya mga anak mga koink-oink. So, dapat kapag pag magpurga tayo sa ating mga inahen, is kailangan talaga na bilangin natin, no? Bilangin natin talaga. Dapat 105 days. So, tsaka pa natin sila purgahin, okay? So, ngayon mga koink-oink, andito na yung aking mga, tapos na kami nagpakain. So, ayan. So, ito mga koink-oink, itong aking mga fattener. Ayan. So, ang tips ko lang sa inyo mga koink-oink, so, meron ako kasing inahen na dalawa na i-dispose ko na kasi nanganak lang siya ng tatlo, ganun. So, dahil na din siguro sa katandaan niya kasi matagal na yun mga koink-oink na inahin namin. So, nag-decide na din kami na Randy na ibinta na lang namin yon. So, ngayon, dahil mga buntis na to sila ni Marimar, Molly, and Masha, ayan, si Marimar, Molly, ayan, mga buntis. Kita nyo mga koink-koink? Yung mga tiyan nila, ayan. Saka ito din, buntis na din ito mga koink-koink. At saka doon, at saka meron pa tayo doon. So, buntis na rin yan. So, kami kasi mga koink-koink, dapat sana ay magdagdag talaga kami ng aming gawing inahin. No? Kasi nga, meron na naman kaming ibibinta. So, dapat meron tayong nadadagdag. So, sa ngayon mga koink-koink is hindi, wala muna kami nagdagdag. Hindi muna namin dinagdagan. Kasi hinintay muna namin na mga anak na muna sila ni Marimar. Doon kami kukuha ng gawing inahin mga koink-koink. So, dito sa mga dumalaga ko, ayan, sa mga dumalaga ko mga koink-koink, papakita ko sa inyo. Ayan. So, mga malalaki na to sila mga koink-koink. Tingnan nyo. Oh, talagang kamukhang-kamukha ni Marimar. So, ito sila, kapag mapakastahan na namin to mga koink-koink, is, diba, sinasabi ko sa inyo hindi, ang tagal na namin hindi gumagamit ng EI kasi nga meron talaga kaming own na barako. So, sa ngayon mga koink-oink, dahil hindi natin pwede na itong ating barako ipakasta dito mga koink-oink kasi ma-inbreed kasi mga koink-oink, hindi pwede. So, mag-start na kami mga koink-oink na rin ng EI. So, ipa-EI namin ito mga koink-oink para maganda yung breed na mailabas ng aking mga dumalaga. So, ayan na mga koink-oink, kita nyo. So, tamang-tama, pwede na talaga yan sila mga koink-oink na gawin nating inahin. Ayan, tingnan nyo oh, ang lalaki na nila. Tingnan nyo mga koink-koink ko. Yung kulay lang talaga mga koink-koink is grabe. Gustong-gusto ko talaga yung mga kulay nila. Ayan oh. Hello baby! Ayan pa mga koink-koink. So, ito na lang mga koink-koink. Ito na lang talaga yung hinintay ko. Ayan. Kasi, tingnan nyo oh. Maga na talaga siya. Ayan, ayan. Maga na. So, hinintay ko na lang talaga na merong likido na lumabas. Kasi, isa kasi yun mga koink-koink sa malalaman natin na naglandi na talaga or yun na talaga yung tamang hit ng ating dumalaga or ating inahen na pwede na nating pakastahan kapag makikita na natin dito mga koink-koink ayun, yan sa bulba niya na merong sticky, merong white, no? Merong puti, no? Iba din kasi mga koink-koink yung kulay ng discharge ng ating inahin kapag meron siyang problema sa mattress, ganun. Kasi medyo may pagka, ano, medyo may pagka yellow yung ano, ganun. So, yung talagang sa landi lang na normal lang talaga mga koink-koink na merong lumabas na puti na parang sipon lang siya mga koink-koink. Ibig sabihin nun, yun ay naglandi na ang inyong inahin or dumalaga. So, tsakaan nyo pa yun pakakastahan, okay? So, inuulit ko mga koink-koink, yung aking mga dumalaga ay pinapakasta ko talaga sila kapag
ano naman ko yung coin, pinapalampas ko ng dalawang landi. And then pagkatatlong landi, tsaka ko na sila pakastahan. Na yan. Kasi kapag sa formero pa lang mga coin na maglandi yung inyong inahin and then pakastahan nyo na. So, hindi siya advisable kasi masyado pa siyang bata. So, dapat magpalampas ka muna ng dalawang landi and then sa pangatlong landi, tsaka mo na sila pakastahan. Dapat tumimbang na siya ng 100 to 120 kilos yung inyong inahen or inyong dumalaga. So, ayan mga coin, I think na talaga malaki na ito. Talaga naman coin ko. So, ganyan, ang laki na nila, ganda na na ng ano nila. So, talagang perfect na talaga sila na magiging mother. Ayan, perfect na sila maging nanay. So, ganyan na siya mga coin. Ayun. So, ayun na nga. So, balikan natin mga coink-coink yung sa pagpurga sa ating mga inahen. So, kapag magpurga talaga kami ay dapat is nasa 105 days na ng pagbubuntis ng aking inahen. So, ayun mga coink-coink, hindi naman siya masama na magpurga. Kasi kahit i-search nyo pa yun sa Google mga coink-coink, kapag magpurga talaga, kailangan talagang magpurga sa ating inahen. Ayun. So, i-search nyo yun mga coin-coink. Yun talaga yung tama mga coin-coink na paraan na magpurga ng ating mga inahen kapag nasa 105 days na siya. Okay. So, hindi naman yun kasi mga coin-coink. Meron akong nabasa sa message na nung pinurga daw nila yung kanilang inahen is napaaga daw na pag-anak. No, hindi. Baka sa ano pa lang yun is meron ng ano lang mga coin-coink, no? Dapat, kapag malapit na kasi mga anak yung inyong inahin, is, idahan-dahan nyo ng pagpapakain sa kanya. Kasi kapag, ano mga coin-coink, kapag damihan nyo na, parang siya sa pag-anak. Oo, kapag sobrang dami. Kaya, kailangan dapat adjustan nyo na ng pagkain. Ayun. So, kita nyo na mga coin-coink? Ayan na. Ayan. And then, ito naman, ayan mga coin-coink, meron ako ditong mga, meron pa akong natira dito. And then, ito naman is sa raffle ko to mga coin-coink. Ayan, no? Hi! Hello! Ayan, sa raffle ko. So, ito mga coin-coink ay aking ibibinta na. Ayan, yung aking inahin na to. So, ibibinta na to. So, tomorrow ay kukunin na to mga coin-coink sa aking buyer. So, ang presyuhan nito mga coin-coink is nasa 20,000. Ayan. So, ibinta ko siya ng 20,000. Meron mo bumimili mga coin-coink. Ayun. So, dito tayo mga coin-coink. Kasi, meron akong subscriber na nag-message sa akin. Nagtanong kung nabinta ko naman daw yung aking barako na yung kinansel na barako. So, yung isa is sold na. Yung isa naman, andito na mga coin-coink. Ayan, tingnan nyo mga coin-coink ko. Ang laki niya. Ayun. So, ano na, wala na tong itlog mga coin-coink. Ayan o, kinastrip na to ni Randy. Tingnan nyo o. Ayan, kinastrip na to namin. Wala na mga coin-coink. Ayan o, yung butas niya. Hello! So, hindi na siya mga coin-coink. And then, nag-plan na rin kami, nabibili kami ng barakon mga coin-coink na hindi siya related dito. Kasi, kapag para pwede siyang magkasta na kahit nasaan dito kasi iniiwasan natin mga coin-coink na kapag magpakasta tayo is dapat hindi talaga sila related kay meron kasi mga coin-coink tendency na ma-inbreed yung ating mga biik mga coin-coink. So ganun lang. So ayun na, so ano na sila ngayon? Tingnan niyo mga coin-coink ko. Ayan, buntis ito, to buntis din. Ayun, kita mo mga coin-coink. And then ito din mga coin-coink, ayan o. Buntis na din ito. Ito, tingnan nyo, buntis yan. At ito din, tingnan nyo mga coin-coink, ayan o. Buntis din yan. At saka dito, ayan, mga buntis din yan siya doon. Ayan. So, marami na tayong pakakaabangan mga coin-coink na mga nganak. Meron pa doon. So, excited na ako kung ilan bang mga piglets ang ilalabas nitong aking mga nganak mga coin-coink na buntis. Uy! Uy, uy! So, ito yung aking mga fattener mga coin-coink. Dali. Ayan. So, higot-higot lang. Ayan. So, yan na lang mga coin-coink yung mga natira. So, for sure, this coming December, malapit ng Pasko mga coin-coink, is mabinta na to mga coin-coink. Kasi,
mga handa nila sa Pasko. Ayun. So, malaki na rin to mga koink-koink sa Pasko. So, pwede din ako magkatay para ibinta. Ganun. So, tamang-tama ito mga koink-koink. Ayan. So, that's all for today's vlog mga koink-koink. And mag-shoutout lang ako before ako mag- And, okay? Okay, so mag-shoutout lang ako mga koink-koink before ako mag-end. So, shoutout ko si Sir Robert Gonzalez. Sabi niya dito, isang tanong na lang po, Ma'am Oink Oink, yung grower feeds po ba, pwede ba ihalo sa lactating feeds? Okay? So, kung halimbawa, wala na talaga kayong wala na kayong papakainin ng grower feeds, so pwede naman po yon. Pero mas the best talaga kung pure talaga na lactating feeds yung iyong ipapakain. Okay, so shoutout ko din si Sir Val Manlapas and Rodrigo Esplana, Analisa Asuncion, si Don Focus, and Madiscarting si Turing. Thank you so much po. And then Aluna Hinautan. Ayan. So, meron din dito nagtanong mga koink-oink. Ma'am oink-oink, sana matulungan po niyo ako sa dumalaga ko, ma'am, kasi magaling ka mag-alaga ng baboy. Maturuan ninyo ako, ma'am, ang problema ko, ma'am, ang tanong ko, ma'am, ang dumalaga ko, ma'am, akala ko buntis, 100 days, hindi pala. Purga na ko, ma'am, and inject ng pinmaisin. Pagka kinabukasan, may lumabas sa bulba na puti na malapot, ma'am. Sana masagot ninyo, mabuntis pa ba ito, dumalaga ko. Okay, so, kaya nga, ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga koink-koink, na dapat kapag magpabulog kayo or magpakasta kayo ng inyong mga inahen, so dapat tala bibilangin ninyo. So pag simula ng pagkasta, magbilang kayo ng 18 to 21 days. Kapag hindi na maglandi yung inyong inahen, meaning to say, buntis na. And then uulitin nyo mga koink-koink sa ika 42. Kung hindi ako nagkamali mga koink-koink, basta uulitin, titingnan nyo sa ika 42 o 45 mga koink-koink. Basta ganun, uulitin nyo sa pagtingin mga koink-koink, ha? O uulitin nyo sa 42, pagka 42 days, titingnan nyo kung maglandi pa ba yun ulit o hindi na. Kasi based dito sa binasa ko, based sa binasa ko dito mga koink-koink sa isa sa subscriber ko, imaginin nyo, 100 days siyang nagpakain. No? 100 days siyang nagpakain, pero hindi pala buntis. So, napakasayang yung mga araw na lumampas na pinapakain mo lang pala siya nang hindi pala buntis. So, lugi ka naman koink-koink nun sa part na yon na nagpapakain ka lang ng wala ka palang aasahan na pagdating ng araw, pagdating ng tatlong buwan na mga nganak, wala pala talagang mga nganak. Sulugi ka na. Kaya sinasabi ko yun sa inyo na pagdating talaga sa pagbababoy is hindi dapat lang pa-chill-chill ka lang, ganun, hindi makuinkoy. So, dapat tinitingnan mo din kasi pira yung pinag-uusapan natin dito makuinkoy, puhunan yung nilalaan natin dito. So, hindi yung basta-basta kasi ang hirap kaya ngayon, ang hirap ng pera ngayon, ang hirap hanapin ng pera ngayon. So, kailangan mo talagang pagtrabahuan pa yun bago mo. Kaya, ang sinasabi ko na dapat maglista at saka titingnan natin. Hindi lang nagpapakain ka lang and then that's it, tapos na. Hindi mo na iisipin, basta napakain mo na yun. Malalaman mo naman na buntis na yung inyong hininyo. Kasi unang-una, yung suso is umuusli na. Kumbaga, parang straight na siya mga koink-koink. Parang ganun, ang hirap ng explain sa Tagalog. Malalaman nyo naman yun. So, sabi niya dito, ininjikan daw niya ng pinmaisin. Okay. So, meron daw dumabas na, na parang sticky, no? Na malapot. So, baka yun mga koink-oink is ano na yun siya. Baka naglandi na yun. So, tingnan. Iba kasi, dalawa kasi yun mga koink-oink yung napansin ko na parang lumabas sa inahin natin. Yung parang sticky. Yung isa, meron pagka-yellowish. No? Yung pagka-yellow, ano yun siya mga koink-oink? Galing sa matris yun, discharge yun. Tapos, yung isa naman, yung parang sipon lang siya na lumabas sa puerta niya, ay ano lang siya mga koink-koink? Yun yung sinyalis na, naglandi na yung inyong inahin. So, yun yung ang sinyalis na din na maganda na siyang pabulugan. Ayun. So, hindi natin klaro mga koink-koink. Sinabi lang niya na malapot.
Wala din siyang sinabi na yellow-yellow, ganun. So, baka naglandi na yung inyong inahin na baka yun na yung ano ninyo, hindi nyo lang napansin po. Ayun. So, sabi niya kung may chance pa bang mabuntis. So, try lang, ano, try lang po na paanohin nyo, pabuntisin nyo. Ano lang kasi, sa pagbababoy kasi, hindi dapat agad-agad na, hindi unang kasta pa lang, hindi agad na buntis, kaya susuko ka na. Hindi. So, bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng another chance, bigyan nyo ng panahon. So, parang pag-ibig lang yan, mga koing-koing, char. So, hindi lang, ano, baka sa next na pag, ano natin, nabuntis na pala siya. So, sa pagbababoy kasi, sayang mga koing-koing, hindi kasi yun, magpa-laki lang tayo and then ipakasta na agad natin kapag naglandi na, hindi yon. So sayang yung panahon na inilaan natin kasi sa pag-aalaga ng baboy, kapag yung tamang talaga edad ng baboy na pwede nating pakastahin is nasa 7 to 8 months, no? So ang tagal mga koink-oink, no? So kailangan na bigyan din natin ng chance. Baka kasi sa unang pangalawang landi niya, mabuntis na pala siya and then babawi pala siya ng halimbawa 15 kabiik and then 14 kabiik. So hindi natin alam ako ink-oink, di ba? So bigyan niyo po ng chance po yung inyong inahin na pabuntisin po. Pwede pong po yan, basta wala naman pong sakit at saka malusog naman po, so why not? Okay, so nasagot ko na po yung tanong po ni Ma Melanie Alpabete. Ayun. So hanggang dito na lang muna mga koink-oink yung vlog ko. Sana huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo lang ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod naming mga video. Thank you so much guys for watching. Bye!